The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Good evening. Today is September 27, 2020, and welcome to Legal Basis, where we examine the country's most pressing legal issues with the help of our Filipino lawyers. I am Germaine Jalandoni De Ruña, and tonight, we talk about the law. Pero bago po tayo magsimula, ay nais lang po namin humingi ng paumanhin sa huling pagsimula at late pong pagsimula ng aming programa. Nagkaroon lang po tayo ng technical difficulties. At salamat po, at patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating show ngayong gabi. Tonight po, we will talk about the power of the people to enact a law. Ito lamang Hulyo, opisyal na nagpaalam ang ABS-CBN sa mga TV at radio stations nito. Ito ay matapos ipagkait o i-deny ng 70 kongresista ang panibagong prangkisa ng media network. Tinatayang nasa 11,000 media workers ang apektado habang 69 million Filipinos naman ang nawala ng pinagkukunan ng balita, impormasyon at entertainment. Wala na nga ang ABS-CBN sa ating mga radyo o telebisyon. Ngunit para sa grupo ng mga abogado, mamamahayag at press freedom advocates, may pag-asa pa upang makakuha ng People's Franchise ang ABS-CBN. Ito ay sa pamamagitan ng People's Initiative Law at Pirma Kapamilya. Posible nga bang muling maibalik sa ere ang mga programa at istasyon ng ABS-CBN? At ano nga ba ang legal na proseso na tinatawag nating People's Initiative? Pag-uusapan natin iyan kasama mismo ang dalawa sa mga convenors ng Pirma Kapamilya. Kasama po natin live via Skype si Attorney Herminio III Bagro III. Good evening and welcome to the Legal Basis, Attorney. Magandang gabi, Main, at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Thank you po sa pagsama sa amin ngayon dito sa Legal Basis. At makakasama rin natin sa talakayan si Attorney Michael Tew. Magandang gabi po, Attorney Mike. Magandang gabi sa iyo, Main, at sa mga nanonood sa atin ngayon. Thank you po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi dito sa Legal Basis. So simulan na po natin yung ating usapan. No? Mag-backtrack po muna tayo dito sa naging issue natin, yung sa denial of franchise ng ABS-CBN. Ano po ba yung naging reaction nyo dito sa kabila ng malawak na suporta ng taong bayan at pagkukomply nga po ng ABS-CBN sa mga procedures? Ito pa rin po ay nagresulta sa pag-deny ng kanilang prangkisa. Ano pong reaction nyo dito, Attorney Mike? Simulan ko po sa inyo. Okay. Ang aming pinapanood natin yung mga hearings na ginanap tungkol doon sa application ng franchise ng ABS-CBN at nakita natin yung mga pruweba, yung mga istorya at nakita natin na although merong pagdinig, para sa atin hindi naging fair yung pagdinig na iyon, no? Kasi kahit na klaro doon sa ebidensya na pinakita ng kumpanya at kahit yung mga acknowledgement ng shortcomings nila, no, hindi na consider seriously. Tingin natin merong parang violation ng due process, meron tayong tinitingnan na lapses doon sa pag seriously consider sa kaso na iyon. So para sa atin sa kabuuan, naging unfair yung pagdinig at ako personally ang aking appreciation ay predetermined yung outcome. So for me it was an injustice. Opo. Thank you po for that. Attorney Third, what's your take po on the matter? Na umabot nga po ito pa ng 12 sessions at ang bottom line din naman ay natanggalan siya ng prangkisa. What can you say about this process pong nangyari? Actually, naalala ko yan, July 10, it was a Friday, nung nagdesisyon yung isang komite ng or subcommittee ng mababang kapulungan ng Kongreso na hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Of course, nung July 10, we were 3 months into the pandemic or even more. So sa gitna ng pandemya at sa gitna ng pangangailangan ng mga tao para sa tamang impormasyon, hindi ba, na galing sa pinakamalaki or pinakamalaking media network sa ating bansa. At sa gitna rin ng isang pandemya na naka
lockdown tayo lahat, nasa bahay tayo lahat, at hindi naman lahat ay may internet, cable, di ba? Karamihan sa atin, free TV, Digibox. Mm-mm. Titatanggalan pa tayo ng mga ng karapatan natin sa, di ba, mga shows na pinaglilibangan ng ating mga kababayan. So, katulad ng mga nabanggit ni Mike, mayroong mga hindi may mga pagkukulang ng ABS-CBN, pero sa tingin ko, base sa pagsunod ko dun sa mga hearing, sa pag-aaral, hindi makatarungan at hindi tama at wala sa kumbaga wala ring magandang timing na nangyari para sa pagsasara na ito. Kaya naman nung July 10 na yan, I think nagsimula lang naman ito sa social media itong Pirma Kapamilya. Nag-post kami sa Facebook, sa Twitter, at nagulat kami na ang dami palang mga tao na concerned. At iisa yung na parang tingin nila na kung hindi gagawin ng mga kongresista yung trabaho nila, na sa tingin naman natin ay suportado ng karamihan ng mga Pilipino, eh tayo na lang mga tao ang gumawa nito sa pamamagitan ng People's Initiative. Opo. Okay, thank you so much for that. No? So tuntungan natin yung sinabi niyo nga po na nakita ng taong bayan na may kakayanan rin naman sila na baguhin itong naging sa resulta ng pagtanggal ng franchise ng ABS-CBN. So dumako na po tayo, ano po ba itong People's Initiative na tinatawag natin? At nakikita niyo po ba ito para maging isang paraan para maibalik ang ABS-CBN? Attorney Third? Okay, so ang People's Initiative ay isang proseso o kapangyarihan na ibinigay sa sambayan ng Pilipino ng ating konstitusyon para magpasa ng batas sa local at national level, pati na rin na magpasa ng mga amyenda sa konstitusyon mismo. So ang provision na yan ay nasa konstitusyon natin, 1987 Constitution, at noong 1989, nagkaroon na rin ng isang batas na kumbaga implementing law ng provision na yon sa Constitution. Pero mula noong 1987 hanggang ngayon, wala pang batas na naipasa sa pamamagitan ng People's Initiative. So, kumbaga, isa itong paraan din para magamit natin yung kapangyarihan na yan. Kasi hindi lahat ng bansa may ganito eh. Ang Constitution kasi, and alam to ni Mike, parehas kaming nagtuturo din ng batas, ang Constitution natin ay produkto ng yung history natin, di ba? And yung 1987 Constitution, isa siyang reaction doon sa martial law decades. At sa diktaturya na yon, nakita natin na hindi ito dapat yung direksyon na tinatahak ng bansa natin. Kaya doon sa Constitution, may mga provision na inilagay para bigyang kapangyarihan ang taong bayan na sila mismo ay kaya nilang gumawa ng mga batas na sa tingin nila ay dapat na maipasa. So, isa rin itong kumbaga pag sunod doon sa konstitusyon at sa batas na kaya naman natin ng mga Pilipino mismo, taong bayan mismo ang gumawa ng batas. Opo, thank you po. So ito po yung sinasabi nga natin, ito po yung nasa section Article 17, Section 2, tama po ba, no, ng ating saligang batas na nagsasabi nga po ng People's Initiative. May quick question lang po article, ako. It's article ano po? Article 6, Section 32 ng Constitution. Apo, paglilinaw po yun. May tanong po ako, nabanggit niyo po ito yung implementing law. Ano po ba itong implementing law na gumagana ngayon na pag-suporta doon sa naka-enshrine sa ating Constitution? Maybe Attorney Mike can explain that po. Sure. Yung kasing provision ng People's Initiative sa ating Constitution, syempre, ano yung lingwahe niya, broad niya, at saka ang sinasabi talaga niya, merong mandato ang ating Kongreso na magpasa ng batas para i-implement itong ating People's Initiative provision. So yun na ngayon yung noong 1989, nagpasa sila nitong Republic Act, Act 6735, na dinidetalye kung paano gagamitin ang initiative at referendum para mag-amenda ng Constitution at sa ating kaso dito sa ABS-CBN ay para mag-propose or mag-enact ng national law na kakapalooban noong prangkisa. So, may procedures na inilagay doon. Meron ding detalye kung ano yung mga requirements na kailangan masatisfy. Pero ang even the law, yung RA 6735,
medyo ano pa rin siya, no? Up there, malawak pa rin, abroad pa rin yung kanyang lingwahe. Kaya ang COMELEC na talagang in charge naman sa initiative and referendum, nagpasa ng rules para mas maging particular pa yung mga proseso at steps na susundin. Kaya matagal na silang naglabas ng rules, pero this year yung pinakalitest na set of amendments noong Enero 2020, naglabas sila noong COMELEC resolution. Opo. So ito nga pong yung sinasabi nyo po na may pamamaraan po para makapag push forward ng isang batas o national legislation ng ating mga taong bayan. Dito po ang tinuntungan ng ating movement po, no, na Pirma Kapamilya, tama po ba? Tama. Yan okay. Yung ating basihan, kasi yung petition din natin, lahat ng legal basis na yan, ay talagang sinasite natin. Mm-mm. So, maaari po bang puntahan na natin yung movement nyo po, yung Pirma Kapamilya? Paano po ba ito nagsimula at paano po ito nabuo? Anyone can answer po. Maybe attorney third po. Okay. So, katulad ng nabanggit ko kanina, Maine and Mike, nag-start lang ito sa social media. So, nag-post na bakit nga ba ganito yung nangyari, baka meron ba yung pwedeng, ano pa ba yung pwedeng magawa? Kasi, nung time na yon, parang isang diskusyon ay pwede pa bang ibigay sa plenaryo ng Kongreso yung desisyon na yan. Pero ang base sa pag-aaral namin, parang kapag naka-table na ang isang panukala, bihira or halos hindi yun nangyayari. So, nag-post kami na, nag-post ako, and I think kasama ng mga ibang conveners na kung hindi gagawin ng Kongreso yung pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN, baka naman kaya ng taong bayan na lang ang gumawa nito. So that was July 10. Tapos nung gabi rin na yun, gumawa kami ng isang group lang, sa isang chat group, at nag-usap-usap kung ano bang pwedeng gawin. Nung gabi rin na yun, nag-recruit na kami ng volunteers. Kasi nga ako, nung law student pa lang ako, tinitignan ko na yung People's Initiative. And I think kasama ng mga ibang conveners, ganun din yung parehas ng pagtingin na bakit meron ganitong provision yung konstitusyon pero hindi pa siya nagagamit. Hindi pa siya nagagamit successfully. So, kumbaga, binigyan tayo ng kapangyarihan ng konstitusyon natin. Pwede natin gamitin yon. So, kumbaga, hindi ito isang bagay na inimbento ng mga abogado. It's really something na, kumbaga sabi ng mga gumawa ng konstitusyon, ito yung, kapag hindi nyo gusto yung nangyayari, ito yung gawin ninyo. So, ito yung ginagawa ng conveners. At after one day, so July 11, nagkaroon na at I think more than 10,000 mga volunteers na nag-sign up dun sa sheet. And nag-meeting din for the first time yung Pirma Kapamilya conveners nung one day after, so yung July 11. At doon na, tuloy-tuloy na. So nag-gawa na kami ng mga iba't ibang, kumbaga, working groups. Kahit na hindi kami magkakakilala, of course, yung iba sa amin, friends na from before, pero marami din doon na parang first time lang na nagkita-kita online, sa Zoom, nagkaalaman na parehas pala ng pagtingin. Siguro si Mike can also add to this. Actually, dagdagan ko lang, and yung punto ko is very positive kasi itong Pirma Kapamilya na kampanya is true to the spirit of People's Initiative. Talagang organic siya since mula sa simula. Talagang kung saan-saan kami nang galing. Siguro yun nga, nag-post si Third, nakita namin na may post ang isa't isa at talagang we connected with each other. Wala talagang nag-udyok sa amin kundi yung aming mga sarili kasi noong gabing yun, parang halos lahat naman tayo nakatutok doon sa nung inanunsyo na i-announce na meron ng desisyon doon sa application ng prangkisa, talagang nakatutok tayo doon sa hearing na yun. At yung pag-close ng ABS-CBN sa kanyang station that night also. So talagang ang laki nung impact emotionally sa mga tao at para sa amin din ng mga nagtuturo ng constitutional law, talagang yung gravity noong nangyari doon sa isang institution of the press na ating nakita. So, yun, yung very organic siya na nagsimula.
Opo, so makita nga po natin, takeaway ko dito ay ito po yung talaga naging initiative ng mga taong naging concerned despite sa kanilang different from different walks of life po, no? So ito pong Pirma Kapamilya, how does it work po? From the name itself, ito po ba ay parang mala signature campaign o mas higit pa roon at mas may mga detaling dapat i-plan siya at gawin para makamove forward tayo dito? Maybe attorney, go ahead attorney Mike po. Siguro it's in essence it's really a signature campaign pero hindi siya ganoon kadali. Meron tayong mga proseso na susunod. Siguro dadagdagan ni Third mamaya. Pero yung proseso na yon nabagit natin kanina ay nandoon sa RA 6735 at sa COMELEC resolution na inilabas ng COMELEC this year, no? So hindi lang siya yung kapag meron tayong kinlik na link at pipirma tayo online like yung mga usually nakikita natin na kumakalat. Talagang kailangan siya noong lagda mo na physical at ang pinaka-importante na mangyari dito kasi ang filosofiya nitong People's Initiative ay ang mga lalagda or pipirma, sila yung authors ng petisyon or also sila yung author ng batas na ating minumungkahi or panukala mula sa tao. So talagang kailangan bago iyon pirmahan ay kailangan basahin ng maigi ang petisyon, lalong-lalo na yung laman ng minumungkahi nating prangkisa or batas para sa prangkisa, intindihin bago pimirma. Kasi alam natin sa history din ng attempts for to use initiatives, no, they rise and fall on some of those points na hindi naintindihan ng tao. So kaya naman actually, yung COMELEC, sa inilabas nila na rules na may templates, talagang sinigurado na na lahat ng punto na yan, yung mga defects ng petitions before, ay in-address na. Kaya tayo ay talagang sumunod doon sa template na yan. So matapos ma-draft ang petition at mailabas ito para basahin ng mga tao, eh, nandito na tayo ngayon sa signature gathering phase. Siguro gustong i-palawigin ni Third? Sige, go ahead po, Attorney Third. Okay. So, of course, napakaraming mga kailangan sabihin. Pero siguro ang isang point ay kung apart from dun sa mga sasabihin namin, punta kayo sa Pirma Kapamilya Facebook page. Kasi nandun din lahat ng mga impormasyon tungkol sa kampanya. Nandun yung petition. At yung petition ay nasa Filipino at English na version yan. So, kumbaga, hindi na kailangan ng... pupunta lang kayo doon tapos pwede nyo nang makuha. May link na tungkol doon sa petition. Meron na link tungkol doon sa frequently asked questions about the campaign. And then nandun na rin yung signing sheet. Okay, na kailangan na dapat yung i-download at i-print. Pero to add to what Mike said, importante na yung ating pag nag-download tayo, so basahin siya, so i-print natin siya, tapos pumirma tayo, tapos magpapirma tayo sa mga kasama natin sa bahay, di ba? At ang bawat isang signing sheet ay merong 15 may espasyo siya para sa 15 tao na pipirma. So dapat ang isang signing sheet ay ideally isang barangay o kung hindi kaya isang barangay, isang municipality or city lang yung laman niya para mas madali tayong mag-verify. Okay? Opo. So ang steps ay pipirma tayo, tapos ipapasa natin yung napirmahan natin sa mga volunteer coordinator na naka-announce din sa ating Pirma Kapamilya Facebook page. Okay, tapos pagkatapos nating ipasa, pwede rin tayong mag-post sa social media para ipakita sa ibang tao na meron palang ganitong kampanya na ginagawa. Siguro ang isang punto rin dito ay, okay, so hindi pa ito nagagawa, pero ano bang mangyayari kapag nakumpleto yung mga signatures? At ano ba yung target natin? Ilang signatures ba ang kailangan natin? Kailangan natin. Okay. So ganito. So, meron tayong, ang ayon sa batas at sa konstitusyon, kailangan natin ng hindi bababa sa 10% ng lahat ng rehistradong botante sa buong Pilipinas. Okay? 10%. So, kung halimbawa, noong 2019, merong 61 million na rehistradong botante. So, ang 10% nun ay mga 6.1 million.
Okay? Opo. Pero ang target ng Pirma Kapamilya ay umabot tayo sa 7 million na pirma. Kasi nga, gusto natin na mabaliktad ng 7 million na Pilipino yung desisyon ng 70 kongresista na hindi nagpasa ng bata ng prangkisa. Okay? 10% sa buong Pilipinas, pero hindi pwede na ang mga pirma manggagaling lang ng Luzon, manggagaling lang ng Visayas, o kaya Mindanao. So kailangan lahat ng legislative district or legislative district ay mayroong at least 3%. Okay? Mm-mm. So 3% ng bawat legislatibong distrito at 10% ng buong Pilipinas. Okay? So kapag nakuha na natin yung mga pirma na yan, saka tayo pupunta sa COMELEC para i-file na yung petition. Okay. Ang tanong dyan, kaya ba natin yung 7 million? Ang tingin namin, kayang-kaya kasi ang sabi ng pinakahuling survey, 75% ng mga Pilipino ay hindi pabor doon sa desisyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. At recently rin, sa isang Verita survey, 7 out of 10 or 70% ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN sa pamamagitan ng People's Initiative. Eh, ang kailangan lang natin ay 10%. So, kumbaga, kumpiyansa tayo na susuporta ng mga nagmamalasakit sa ABS-CBN at sa freedom of the press, kaya natin itong makuha. Opo. Attorney Third, may follow-up po akong katanungan. No? Paglilinaw lang po, 10% ng botante, rehistradong botante na Pilipino po, tama? So, hindi lang basta kahit sino ang bumoto. And then, after pong ibigay na natin yung signature, the next step po ay ibibigay natin ito sa COMELEC. Tama po ba for verification? Ganun po ba yung magiging step po nating susunod, no? Yes, tama yun. So, ang COMELEC ay sila yung, kasi nasa kanila yung listahan ng mga botante, i-verify nila, so verification ang tawag doon, itignan nila kung yung mga pumirma ba ay nasa listahan ng mga rehistradong botante at tama ba yung pirma nila, nagmamatch ba yun sa records ng COMELEC. Tapos kapag na-determine nila na nakuha natin yung required na bilang ng mga pirma, magtatawag sila ngayon ng isang referendum. Okay? Ang ibig sabihin ng referendum, magkakaroon ng isang magkakaroon ng isang balota na kailangan boboto ang mga lahat ng mga botante. So hindi lamang 'yun mga pumirma sa petisyon. So kahit na 'yung hindi pumirma sa petisyon, pupunta sila sa voting precinct at sasagutin nila 'yung tanong kung pabor ba sila na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at makabalik sila sa ere. Yes or no lang 'yung sagot. At kailangan makuha natin ang mayorya ng lahat ng mga bumoto sa referendum na iyon. Okay? Tapos kung halimbawa na makuha natin yung mayorya sa referendum na iyon, idedeklara yan ng COMELEC at tapos yung COMELEC din ang magpa-publish o ilalathala nila yung batas na iyon o yung proposed law na yan sa mga newspaper, sa pahayagan. At matapos ng dalawang linggo, ay batas na siya. Okay, so hindi siya kailangan dumaan sa Kongreso, hindi kailangan dumaan sa Senado, at hindi rin kailangan dumaan sa Pangulo. Mm-mm. So talagang emanating from the power of the people po, no? Talagang pagka boto, yes or no, mag-ilalathala and then magiging batas po. Ang katanungan ko po, I hate to act as a devil's advocate, pero nais ko pong itanong ito, no? Is this doable po, given na panahon po ito ng pandemya at yung magiging pag-carry po nito ng trabaho ng COMELEC given nga po na pandemya at nasa skeletal workforce na po sila. Attorney Mike, maybe you can answer this po. Yes, so ang ating pananaw ay this is very doable based yan sa ating pagtingin doon sa anong kailangan gawin and also yung experience natin on the ground. Kasi itong issue na ito talaga, ay hindi siya hard sell sa tao. Alam nila kung anong gusto nila. Ang gusto nila, mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. So it's a matter of really bringing the signature sheets to them or getting the signature sheets to them if sila mismo ang nag-download at nagpirma. So andyan ang mga pipirma. At confident tayo kasi so far sa experience namin, kasi meron na din kaming booth na
aming tinayo sa ilang weekends before, at talagang pumupunta ang tao. At hinahanap minsan nga, actually madalas hinahanap nila kapag inanunsyo mo kung nasaan kayo, hahanapin nila yung booth at sila mismo yung pipirma. So in terms of getting the or the number of signatures, it's really there. So doon sa question of a pandemic, meron tayong mga areas ngayon na gumagalaw na wala na ganoon na restrictions kasi wala masyadong kaso sa kanilang lugar, so meron silang relative freedom to move around. At very thankful tayo sa ating volunteers na talagang simula sa kanilang household, papunta sa kanilang mga kapitbahay, sa mga kasama nila sa barangay, talagang nagpapapirma sila. In fact, a lot of them, yung mga may sari-sari store, naglalagay ng mga sheets doon at pumupunta ang mga tao at pumipirma habang bumibili sila ng mga kanilang kailangan. So doable siya in terms of practice and also in terms of yung anong kailangan nating sundin. Siguro lang may mga kahirapan or may kabagalan sa areas na naka-GCQ pa rin or yung mas stricter na quarantine protocols. Kasi nga, hindi naman tayo makakalabas ng agad-agad. Pero yun nga ang ating panawagan kasi itong pagpirma na to, hindi niya kailangan maghintay ng kahit sino. Pwede mo ikaw mismo sa bahay niyo mag-download, mag-print, at ipapirma mo lahat ng mga rehistradong botante sa household mo or sa compound niyo. So hindi mo kailangan ma-expose sa ibang tao outside of your circle. So and after mo nga yun mapirmahan at makumpleto, pwede mong ipasa sa coordinator o kung saan mang pasa center doon sa inyong locality. Kasi ang verification din nito main kasi is sa election officer doon sa locality. So sila din yung mag verify nito. So it's doable in that sense. Isa pa sa mga siguro important na i-point out kasi walang nilalagay na deadline yung batas natin kung kailan siya dapat makumpleto. Kaya meron tayong panahon. Except that ang ating gustong mangyari is as soon as possible itong makumpleto itong mga pirma at ma-file na yung petition at ma-validate kasi nga ang ginagawa naman natin to, bukod doon sa press freedom at bukod sa constitutional rights na involved, para din sa mga nawalan ng trabaho na kasamahan sa industriya ng broadcasting, ng press, at iba pang nasa entertainment industry. At hindi lang nga sila actually yung allied industries na nakadepende din sa kanilang mga trabaho sa ABS-CBN. Thank you po. May dagdag din po ang katanungan, no? Kung sabi niyo po ito ay doable dahil marami naman pong sumusuporta at may mga areas po kayo o coordinator para ipasa itong mga signature. Ang katanungan po, hindi po ba ito mag-entail ng napakalaking cost? Ayon po sa isang artikulo, most probably it would cost 4 billion. And who would shoulder po ito? Ito po ba ay magiging galing sa kabanang bayan, galing po sa tax? Paano po bang sistema po nito? Maybe Attorney Third can answer this one po. Yes. So, ang batay sa batas at batay din sa isang desisyon ng Korte Suprema, kapag nakuha na yung required na bilang ng mga pirma at na-determine na rin, na-verify na ng COMELEC na tama yung nakuha na pirma, kumbaga responsibility ng gobyerno na pondohan ang referendum para dito. Ang tanong na lang ay, ang referendum ba, mangyayari ba yan next year? Mangyayari ba yan sa 2022? Or mangyayari ba yan sa 2023? Okay? Katulad ng sinabi ni Mike, dahil bawat araw na wala sa ere ang ABS-CBN, yun yung mga araw na walang trabaho ang 11,000 mga kababayan natin sa gitna ng isang pandemya. At yun din yung mga araw na walang source ng inspirasyon at kasayahan at libangan ang mga kababayan natin, again, sa gitna ng pinakamahabang lockdown sa buong mundo. At yung cost na yan, sa tingin namin, ay makatarungan dahil hindi naman kasalanan ng mga kababayan natin na hindi nagawa ng Kongreso ang sa tingin namin ay dapat nilang ginawa. Okay. Pero syempre, meron din namang it is within the COMELEC's power also na magdesisyon na isabay na lang ito sa 2022 elections. Kung halimbawang makumpleto na natin yung required na number ng mga pirma at ma-submit natin sa COMELEC ang petisyon,
sa panahon na magbibigay ng pagkakataon sa COMELEC na mag-verify, kasi may deadline din sa COMELEC, maaari din naman ito at wala rin namang nagbabawal na isabay siya doon sa balota sa 2022 election. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng isang additional na question apart from kung sino yung choices mo para sa president, vice president, senator, congressman, hanggang konsehal, pwede lang maglagay ng isa pang box para doon sa referendum. At kung ganun ang mangyayari, tingin namin walang substantial na amount ng pera na gagastusin. Oo. Siguro main idadag ko lang na yung gastos na binabanggit ni Third, simula yan sa panahon na ipa-file yung petition sa COMELEC, kasi nakumpleto na natin yung 3% at 10% requirement. Pero simula doon sa nag-draft kami ng petition hanggang ngayon na nag-gather ng signatures at bago i-file, bago may involvement ang COMELEC dito formally, lahat ng gastos sa volunteers actually. So lahat ng gastos, lahat ng nag-print, lahat ng nagre-reproduce, nagpa-print ng mga tarp, mga taong bayan yan. Bukod sa amin, talagang nakakatuwa tingnan na yung mga may pakialam sa issue, mga volunteers, sila mismo yung nag-shell out. Kasi bawal din naman talaga na gamitin ang public funds sa panahon nito na signature gathering. So up until today, until we finally filed with the COMELEC, gastos yan ng volunteers lahat. Opo, thank you po. So may tanong po tayo, balik po tayo dun sa technicalities ng batas po, no? Ito po bang franchise na issue na to ay maaari po ba natin makategorize as a national legislation at pasok talaga ito as people's initiative? Tama po ba? Para po sa ating mga manonood din to clarify. Attorney Mike? Yes, it's really a national legislation. Yung mga prangkisa natin na required na i-grant sa broadcasting stations ay nasa isang Republic Act or national law. At kung titingnan natin yung ating constitution, yung implementing law at yung rules, hindi siya prohibited itong pagbibigay ng prangkisa through a national law. Kasi kung iisipin mo nga naman, kung pwede kang mag-amienda ng constitution mismo, pinakamataas na natin yan na batas, itong prangkisa lang na ito na actually sa ating history ay hindi naman contentious na ini-issue sa mga broadcasting stations, hindi ba pwedeng gawin or enact through a people's initiative? We think it is included and it's not prohibited. So on the legal side of things, talagang pwede siyang sa pananaw namin ay pwede siya talagang i-enact through a national law. Thank you po. Attorney Third, maybe you can add to that po. Yeah, isa pang may mga nagsasabi din kasi na siya isang private bill. At ang pagbasa nila sa Constitution ay dapat ang private bill magmula lamang sa mababang kapulungan ng Kongreso. So sinasabi nila hindi po pwede. Pero batay sa aming pagbasa ng Constitution at mga konsepto na nag-govern doon sa ating constitutional framework, ang ibig sabihin ng provision ay dahil ang mga representante sa mababang kapulungan ng Kongreso ay mas malapit sa mga tao kaysa sa mga senador, di ba? Kapag dating sa mga private bills katulad ng prangkisa or pagkakaroon ka ng panibagong tariff, kailangan magmula yan sa mababang kapulungan. Okay? Ang kapangyarihan lang ng Senado ay mag-propose ng amendments or mag-act for or against that proposal. Okay? Pero hindi ibig sabihin nito na ang tao mismo na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Kongreso ay hindi niya pwedeng gawin yon dahil sila ay, yun nga, sa kanila nang bumula ang kapangyarihan. So sabi nga sa Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanate from them. So ang ibig sabihin niyan, ang totoong kapangyarihan sa ating bansa ay galing sa taong bayan. At sa sambayanan din, nagmumula ang lahat ng kapangyarihan na ginagamit ng ating mga lingkod bayan. So hindi natin pwedeng sabihin na Kongreso lang yung pwedeng gumawa. Kasi nga, ang pinagmumula ng kapangyarihan ay ang sambayan ng Pilipino. I thank you po. May tanong lang po tayo mula sa isang manonood, mula po kay Mr. Arthur P. Quijano.
wala bang update if where the numbers of signatories has already gone? So, tatanungin niyo po kung update po on the signatories natin as of now. Meron tayong wala pa, hindi pa namin pina-publish ang mga numbers, pero kasi ang inuuna natin ngayon ay makakuha tayo ng mga pirma, i-organisahin natin yung mga volunteer coordinator sa lahat ng legislative sa legislative districts, at lumakad yung mga pirma kapamilya booth. So ibig sabihin magse-set up tayo ng mga signing center, pwedeng pasa center, o kaya pwedeng mag-pick up ng mga signing sheets, etc. Pero magkakaroon na ng sa mga susunod na araw, at tabayanan po ninyo sa Pirma Kapamilya Facebook page, ay meron ng isang distrito na nakakumpleto ng required na bilang ng mga pirma. So magkakaroon po tayo ng announcement yan sa mga susunod na araw. Okay po. Thank you po. Attorney Mike? Isa din siguro na reason bakit wala pa yung hindi natin ma-update yung bilang, kasi araw-araw may nadadagdag. So aming ding hinihintay siguro parang an appreciable length of time na pwede na namin masabi yung bilang talaga. And sabi nga ni Third is in the coming days mag-a-announce tayo, kasi meron ng isang distrito na naka-achieve. So which actually tells us na talagang doable itong ating campaign. Opo. So ano naman po, may tanong po ako. Alam ko pong nabanggit yun, it can be found po sa ating Pirma Kapamilya Facebook at sa ating website. Kung halimbawa po ako, no, ako po ay taga Laguna at nais ko pong pumirma, saan po ako dapat pumunta? Ano po yung steps na dapat kong i-take? Okay. So kung ikaw ay taga Laguna or sa kung saan pa man na distrito, ikaw ay pumunta sa ating pirma.ph, www.pirma.ph, or kung ikaw ay regular user ng Facebook, so pumunta ka lang doon sa Facebook page ng Pirma Kapamilya. So i-type mo lang Pirma Kapamilya. Doon meron ka nang makaklik na link or meron kang makikitang link. Pag-click mo nung link, dadalhin ka niya sa isang site na nandoon yung briefer. So ano ba yung mga basic questions at answers tungkol sa People's Initiative at sa Pirma Kapamilya, ang napaka-importanting petition na kailangan nilang basahin at maintindihan, at importante din yung signature sheet. Yung signature sheet ang yung kanilang ida-download at ipiprint na dalawang kopya. So yung size ng papel na yun ay legal size, no? So ipiprint mo at ida-download at ipiprint mo yung signature sheet, at pipirmahan mo na ng dalawang beses yung dalawang kopya na yon. So isang slot lang naman doon sa 15 slots per page. So kailangan maintindihan na ang ating lagda ay yung physical na lagda at yung lagda na ginamit mo doon sa nung nag-register ka as voter, no? At nilalagda mo tuwing eleksyon. Meron kasing nakalagay din sa signature page or sheet na signature or thumb mark. So, ang atin talagang priority ay signature, at ang required ay signature. Thumb mark lamang kapag hindi na nakakasulat ang yung ating registered voter na gustong pumirma. And then yun. So, pagkatapos mong pumirma, para hindi naman sayang sa papel, punuin natin yung 15 slots. Kung pupunta ka din doon sa Pirma Kapamilya Facebook page, makikita mo yung mga inanunsyo na coordinator. So, kung ikaw sa Laguna, merong coordinator sa Laguna, doon mo ipapasa sa kanya, o mayroon ding contact details, so magko-coordinate kayo with each other. Kung wala ka pang makita na pangalan ng coordinator, hahawakan mo muna yung papel na iyan hanggang sa merong i-anunsyo. So importante na nasa iyo lang yan, at protected yan, kasi dyan din naman sa local i-validate yung mga signature sheets. So hanggang walang coordinator, hawakan po muna ang ating signature sheets. Okay po. Thank you so much po. Ito naman po, may isa pa tayong dagdag pong katanungan. Maaring siguro po si Attorney Third naman ang sumagot. Who can launch booths for Pirma Kapamilya, at paano maging coordinator sa isang specific na lugar? Attorney Third? Kahit sino po. Kahit sinong nagmamalasakit at meron siyang kakayahan para mag-print, o kaya naman ay may mga kakilala siya na pwedeng magbigay ng mga papel, o kaya may print shop na pwedeng gamitin, pwede hong mag-volunteer para maging coordinator. So hindi po tayo namimili, kahit sino po pwede.
ang kailangan lang pong gawin ay pumunta rin ulit sa Pirma Kapamilya Facebook page at mag-message po kayo doon kung anong lugar yung gusto ninyong mag-volunteer kayo. Tapos magre-reply po yung ating mga volunteers din po na nag-handle ng Pirma Kapamilya Facebook. At i-refer po kayo doon sa ating ground operations na point person. So lahat po, kumbaga, naka-centralize na lang po doon sa Facebook page. So i-follow po ninyo yun para malalaman ninyo ano ba yung ginagawa sa ibang lugar. Kasi merong ibang ginagawa nila sa mga tindahan, sabi nga ni Mike kanina, sari-sari store. O kaya computer shop, nagsiset up lang sila doon ng may folder lang, tapos meron lang nakaprint na Pirma Kapamilya, sign here. Tapos meron din iba sa nagsiset up sa may nakikipag-ugnayan sa mga simbahan para pupunta doon sa parking lot or patio ng simbahan, doon sila magsiset up. Meron din sa mga mall. O kaya sa iba pang business establishments, meron din. So, hindi po, meron din naman nag-house to house. Diba, nagsiset up ng tent. So, marami, kumbaga, kung depende po yan sa situation on the ground, of course, we have to be mindful of the safety of our volunteers and yung mga pumipirma. Kaya kailangan, kung mag-set up tayo, minimum po na meron tayong mask, meron tayong face shield, meron tayong alcohol, pang-sanitize. At hindi po tayo nagkukumpulan. Kailangan meron tayong physical distancing. At sa open area po tayo magsiset up para mas safe. Siguro dagdag ko din na kapag nag-message ka sa Facebook ng Pirma Kapamilya at ma-confirm ka na gusto mo mag-set up ng booth or maging coordinators, pag-confirm na yon, makakatanggap ka ng set of guidelines na pwede mong nasusundin mo, na nakapaloob na din yung ating COVID-19 regulations observance para maayos ang ating proseso on the ground. Opo, thank you so much po. Ito nga po, no, nabanggit nyo nga po na marami naman na talaga nag-set up, maraming gustong mag-volunteer at pumirma. Ang katanungan po, despite our very hopeful na pagtingin dito, ano po ba ang laban itong ating current People's Initiative Movement given po sa influence at kapangyarihan na meron ang ating current administration? Ito nga din po yung tanong ni Mr. Christian Cofino. Sabi niya po, may chance po ba na kayang ipatigil ng gobyerno or Congress since the COMELEC announces a new officer from PRRD? Nangangamba ako sa gobyerno. Kahit kumuha tayo ng 7 million signatures, mabubutasan po kaya nila ito kahit complete yung mga papers natin na ipapakita sa kanila? Attorney Mike and Attorney Third, who can answer po? Go Mike. Simulan ko siguro na sa proseso, sa legal, at actually doon sa nakikita natin na kagustuhan ng mga tao to participate, may laban tayo. Kasi sige, attorney? So go ahead, kayo na lang, Attorney Third, go ahead po. Okay. So kumbaga, sabi nga kanina, sinunod natin yung proseso na nakalagay sa konstitusyon, sa batas, at sa resolution ng COMELEC mismo. Kailangan lang natin na makuha yung numbers na yan. At tingin namin, hindi naman ito, kumbaga, kapag nakuha natin yung 7 million, dadaan pa naman tayo sa referendum. So lahat ng mga taong bayan ay tatanungin. And I think, nagtitiwala din ako sa mga lingkod bayan na nasa COMELEC na ang gusto nila ay marinig din kung ano ang tunay na boses ng ating mga kababayan. So kung may pangamba man tayo, pero sa gitna ng pangamba at anxiety, importante yung pagkilos eh. At itong pagpirma natin at pangangalap ng mga pirma at pag-oorganisa sa mga distrito, sa mga munisipyo, sa mga barangay ay isang magandang paraan para mapakita natin sa ating gobyerno na may pandemya man o wala, gusto nating marinig ang ating mga boses.
Opo, thank you so much po. Nawala po sa ating call muna si Attorney Mike. We're trying to contact him again po, pero tuloy lang po tayo sa pag-uusap. Attorney Third, nabanggit nyo nga po na kaya naman, kaya natin mapigilan dahil ito naman po ay wala namang tasa legal naman po tayong tinutuntungan. Pero ang tanong po natin, may kapangyarihan po, hindi naman natin masabi itong ginagawa ng gobyerno. Given nga po, di ba, may bagong upo sa COMELEC, meron po ba silang legal standing na ipatigil bigla ito? Halimbawa, itong ginagawa po nating Pirma Kapamilya? Para ipatigil ang pangangalap ng pirma ay sa tingin ko wala. Dahil, in fact, sinusunod lamang natin yung mga guidelines na COMELEC mismo ang nagproklama nung Enero ng taong ito lamang. Okay. So ang mangyayari talaga nito ay kailangan lang masunod, makuha natin yung required na bilang ng mga pirma para naman maipasa natin ito sa COMELEC, at yung COMELEC base din sa kanilang rules ay i-verify nila kung nakuha ba talaga natin ito. Apo. Thank you po. Attorney Mike is here na po ulit. Attorney Mike, can you hear us po? Yes, I can hear you. Yes, opo. Go ahead po, ituloy po natin yung ating sinasabi kanina regarding po doon sa pangamba po na maaring ipatigil ng gobyerno itong ginagawa nating inisyatiba. Kung ganun kasi, siguro doon sa political na aspeto, sabi nga ni Third, sa legal, sa proseso, wala talaga din silang magagawa kung sinusunod naman natin yung lahat. Pero doon sa political na aspeto, iisipin siguro ng mga magpapatigil na ang kinakalaban nila ay taong bayan. Taong bayan na dapat nirepresenta nila, na ang interes ay kanilang dapat pinoprotektahan, at kung ano ang gusto nila ay dapat yun yung kanilang sinusunod. Siguro kung nasa konteksto din nito, ng ang ating mga nasa pamumuno ngayon ay after a few months ay kailangan din kumausap ulit sa taong bayan at para makuha ang kanilang boto sa eleksyon. So importante na isipin yan kasi itong issue na ito, sabi nga sa survey, ay overwhelming ang suporta ng mga Pilipino. At kung hindi yun kayang i-honor ng mga representante at ng mga politiko, eh para saan ang kanilang pagiging nandyan kung hindi i-representa? Opo. Thank you so much. Idagdag ko na lang din siguro. Idagdag ko na lang din, Maine. Alam mo, ang mga Pilipino kasi, ako, ang experience ko, kapag nagkaroon ng, nung unang panahon na nagkaroon ka ng unang sweldo, okay, meron kang savings, di ba? Ang unang bibili niyan, TV. Bibili yan ng black box. Kasi yun yung paraan para makapaglibang ka eh. So after mo magtrabaho, di ba, makapanood ka man lang ng balita, di ba, yung mga teleserye, ganyan. So, and ito yung parang tinanggal pa sa ating mga kababayan, na hindi na nga, wala na kang trabaho yung karamihan, yung iba underemployed, bumalik galing ng ibang bansa dahil nawala ng trabaho sa ibang bansa. O kaya kung isa kang frontliner na pag-uwi mo gusto mong malibang dahil pagod na pagod ka na, tapos wala kang mapapanuoran, or kung hindi mo mapapanood yung mga dati mong pinapanood. So hindi talaga tama. So nararamdaman namin yan sa pagkausap namin ng mga pumipirma, na ang gusto lamang nila ay maibalik yung maibalik sa ere yung nakasanayan nila at yung nagpapasaya sa kanila sa araw-araw. Opo, thank you so much po. May katanungan po tayo mula kay Ana Rivera ng Paranaque. Paano malalaman kung lehitimo ang coordinator? Paano kung magkunwari lang ito? Simulan na po natin. Attorney Mike, go ahead. Coordinator ay atin namang binivet, no? So meron tayong proseso para makilala sila talaga at makita natin kung ang kanilang intensyon ay consistent doon sa intensyon ng kampanya. So far, sa ating pagkakakilanlan sa kanila, kasi binibrief din talaga sila eh, at talagang kinukuha natin ang kanilang level of interest. Wala naman tayong experience na untoward or hindi kanais-nais, no, tungkol sa mga coordinators. Talagang
nag-volunteer lang talaga sila at ang kanilang intensyon ay tulungan ang kampanya. So, pero rest assured po sa ating mga pipirma na mga registered voters at mga kababayan na meron tayong proseso na sinusunod para malaman natin kung legitimo ba ang kagustuhan ng isang tao na maging coordinators at meron tayong ding briefing para talagang maayos ang kanilang pagganap ng kanilang tungkulin bilang coordinator. At saka ito, kung hindi sila sigurado dun sa coordinator, di ba, may mga nagte-text sa kanila bigla or nagme-message, pwede nilang i-message agad sa Pirma Kapamilya Facebook. Tapos i-send nila kung sino yan para i-verify namin kung totoo ba o hindi. Okay po. Thank you so much po. Ito nga pong ginagawa po natin, yung People's Initiative. Pero maliban po ba dito, meron pa po ba tayong ibang pamamaraan para maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN maliban po dito sa ating ginagawa? Simulan ko po kay Attorney Mike. Merong ibang pamamaraan na politikal. So, naririnig naman natin yan sa usap-usapan ng social issues ng ating sa news na kapag may bagong set of leaders, may bagong set of representatives, may chance, no? Pero yun kasi ay wala sa ating mga kamay sa ngayon. Sa usaping legal, nabanggit ni Third kanina na kapag ang isang bill ay na table or na lay on the table ay usually ang meaning noon at ang pagkakaintindi natin ay katapusan na iyon ng bill na iyon. Ayun nga yung nangyari sa ABS-CBN. So, sa legal na pamamaraan sa panahon ngayon, sa tingin natin ito lang ang paraan para gawin yan. Of course, meron tayo laging option na pumunta sa korte at i-assail i-challenge yung nangyari sa ABS-CBN, yung acts ng ating Kongreso at ng NTC. Pero yon ay kailangan pa rin yung harapin yung issue na nagmumula sa bill na tinapos na nag-lay na on the table. So yung sa atin talaga, ito kasi panibagong effort at talagang walang ibang involved na actors kundi yung ating mga botante. So sa atin, ito yung legal sa ating legal system, ito lang yung paraan sa ngayon, sa panahon ngayon na ating pwedeng gamitin para bumalik ang prangkisa. Apo. Attorney Sir? Pwede rin kasi halimbawa na kung maramdaman ng Kongreso na gusto nilang itama yung maling nangyari, nasa kapangyarihan din nila yon, di ba? Pero hanggat hindi natin nakikita na pumapasa ito sa mababang kapulungan ng Kongreso, hindi tayo titigil sa Pirma Kapamilya hanggang makuha natin yung mga pirma at magkaroon ng referendum para mailabas talaga o maibulalas ng mga tao kung ano yung nararamdaman nila tungkol dito sa issue na ito. Kasama na rin dyan, syempre, yung issue ng mga bagong botante. Kasi hindi ka pwedeng pumirma dito sa Pirma Kapamilya kung hindi ka registered eh. So karamihan ng, so marami sa mga kabataan, so yung mga kabataang nanonood ngayon, yung mga first-time voters, kapag mag 18 years old na kayo bago mag-May 2022, pwede na kayong mag-register sa COMELEC. Pumunta kayo sa COMELEC or i-download nyo yung application form na nasa website din. I-print nyo yun, tapos punta kayo sa COMELEC para makapag-rehistro kayo. At pag nakapag-rehistro kayo, pwede na kayong pumirma dito sa petisyon ng Pirma Kapamilya. Okay po, salamat po. May dagdag po tayong katanungan sa ating mga manonood. Mula po kay Rodel Lesaba, ang tanong niya po, by the end of 2020, makukumpleto na po ba yung 7 million signatures? Turning yes, third, ang target natin. Gusto sana natin bago magpasko, makuha na natin yung 7 million signatures. Or even before that, as soon as possible. Kasi nga, ang concern natin ay ang mga nawala ng trabaho at nawala ng access. So, ito yung target natin, pero mangyayari ito sa sama-sama nating pagtutulungan at kumbaga sa inisyatibo ng bawat isa sa mga lugar na kung nasaan tayo. Kumbaga hindi tayo dapat mag-antay ng sino ba ang leader dito sa barangay namin. Kung talagang nararamdaman mo na gusto mong may gawin ka para sa proseso na ito, ikaw na mismo, 'di ba? Ito na yung kilos mo para magsimula. Kasi yung pagsisimula mo, pwedeng 'yan yung maging mitsa ng pagsisimula din ng iba.
At ito rin yung gusto namin na maging resulta ng kampanya, na kahit sa maliit na pamamaraan ng pagpirma at pagpapapirma, mapakita natin na kaya nating may gawin tayo at kaya nating maiparating ang ating nararamdaman. Apo, Attorney Mike? Siguro idagdag ko lang, tama yun si Third, no? Kasi marami din tayong tanong na natatanggap kung paano, saan at kanino is papasa. So tamang-tama yun na ito talaga ay magmumula sa iyo. Kung wala pang naka-anunsyo, talagang simulan mo na sa sarili mo. Pero ang gusto naming sabihin is nandito lagi yung ating Pirma Kapamilya convenors, yung ating organization dito sa national level or sa convenor level na magbigay ng guidance. Madali lang po kaming i-contact. Minsan nga po, actually madalas kami yung sumasagot sa mga messages sa Facebook at sa iba pang platform, sa Instagram at sa Twitter. So kahit anong tanong, pwedeng-pwede niyong itanong tungkol sa Pirma Kapamilya sa amin din doon sa aming social media pages. Po, salamat po. May isa pa po tayong katanungan mula kay Bien Panganiban. Gusto ko pong pumirma pati mga anak ko. Saan po kami pipirma? Sa Caloocan City North sa May Camarin po. Very specific po yung tanong ni Sir Bien. Attorney Third? Okay, ang meron tayong coordinator sa Caloocan. Si Jekos Carlos. Pwede namin, so pupunta ka lang sa Facebook page ng Pirma Kapamilya, mag-message ka doon. Tapos iko-connect ka namin doon sa coordinator natin sa Caloocan. Attorney Mike, may nais po kayong idagdag doon? Siguro ano din, abang din tayo kasi I think dalawang weekends na nagkaroon ng booth sa Caloocan or Pasa Center sa Caloocan. And that happens quite regularly sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo-lalo na sa NCR. Kapag merong anunsyo na ganun sa Pirma Kapamilya page, yun din yung pagkakataon natin na pumirma. Kung wala tayong kakayahan na mag-print mismo at mag-download noong sheets, pwede tayong pumunta sa booth at doon mismo pumirma. Pwede rin naman silang pumirma sa, ang alam ko, ang NUJP ay mayroong booth sa Sergeant Esguera gate ng ABS-CBN tuwing Biyernes ng usually hapon yan. So kung pwede kayong pwede rin kayong dumaan doon. So hindi lang yung mga taga-Caloocan, sa kahit na saan, kasi ang balita ko doon, nakapunta na rin kami ng ilang beses doon at yung iba bumababa galing Antipolo, galing Angono, Kainta, para lang nagpupunta sa Quezon City para lang pumirma at mag-submit ng mga napirmahan na. So pwede rin tayong magpunta doon. Okay po, maraming salamat. Thank you po sa oras niyo po, Attorney Third and Attorney Mike. Meron po ba kayong closing words or panawagan sa ating mga manonood? And kung pwede po sana, ulitin po natin kung paano po makakapagpirma ang ating mga manonood dito sa ating Pirma Kapamilya Initiative. Simulan ko na po kay Attorney Third. Okay, so kung sa tingin mo ay dapat na maibalik sa ere ang ABS-CBN at pinag-iisipan mo na mayroon kang gawin para dito, ang tingin namin ay itong Pirma Kapamilya campaign ang maaari mong gawin para meron kang makongkreto na magawa ngayon. Kailangan mo lang pumunta sa Pirma Kapamilya Facebook page, tapos i-click mo yung link kung saan i-download yung mga petition at saka yung pipirmahan mo. So kung gusto mo Filipino, English, pipili ka lang doon. Tapos ipiprint mo yan, tapos pipirmahan mo. At kapag pumirma ka na, titignan mo ulit kung saan ipapasa. Doon sa Facebook page din. Kasi i-announce sa atin doon yung volunteer coordinator. So gusto nating pinadali natin yung proseso. So hindi na kailangan na magpunta ka sa isang lugar, ganyan. So lahat nasa online na. Ang kailangan lang ay, at kung halimbawang wala ka talagang pang-print, pwede kang i-connecta ka namin doon sa coordinator, doon sa lugar, para mabigyan ng, masabi sa'yo kung kailan ka pwedeng pumunta doon sa booth, doon sa lugar na yan. So kung magsiset up sila sa isang lugar na malapit sa inyo. Thank you po, Attorney Third. Attorney Mike?
Itong kapangyarihan ng People's Initiative ay kapangyarihan mo bilang mamamayan ng Pilipinas. Ito ay isang malaking paraan para ikaw mismo ang umaksyon at may gawin talaga. At actually, ang kalalabasan nito ay ikaw ay magiging may akda or author ng isang batas na nagbigay sa isang kumpanya at bumalik at nabigay ng trabaho ulit sa kanyang mga manggagawa. At yun ay dahil sa iyo. Yun ay dahil sa kusa mo at natumulong. So, hindi din dapat natin kalimutan yung mukha ng issue. Alam natin maraming legal na katanungan, proseso. Pero ang mukha nito ay mukha ng mga magagawa ng ABS-CBN. Mukha ng nagbabalita sa atin at mga hindi nakakatanggap ng balita dahil wala na ang istasyon ng ABS-CBN, lalong-lalo na sa mga lugar na walang internet at walang cable. So, sabi nga ni Third, madali lang, pumunta tayo sa pirma.ph, pwede kang mag-download, mag-print at ipasa, or kung wala kang kakayahan na gawin niyon, ay pumunta ka doon sa booth na malapit sa'yo at mismong pumirma doon sa mga kapatid. Okay po. Maraming salamat po, Attorney Third and Attorney Mike mula po sa Pirma Kapamilya. So mga kasama na pag-usapan nga po natin itong People's Initiative at ang inisyatiba po na ginawa ng ating mga kasama dito ngayon, yung tinatawag po nating Pirma Kapamilya para maibalik po sa ere ang ABS-CBN. Muli, maraming salamat po for joining us in this episode of Legal Basis. You can join our Facebook group. Just search for Legal Basis on Now You Know. Catch us live here on NYK's Facebook page every Sunday at 6 p.m. For story or topic leads on legal issues, you may reach me through my social media account sa Facebook po. That's Germaine Jalandoni De Ruña. For Instagram, it's at Germaine Jalandoni De Ruña. At on Twitter, it's Germaine J. De Ruña. This has been Germaine Jalandoni De Ruña for Legal Basis. Now you know.